Ang didiscuss ko naman ngayon ay regarding sa AutoCAD selection. Sa bawat command na gagawin nyo dito sa modify, move, copy, stretch, lahat ng yan, kailangan nyo gumamit ng selection. Kasi kailangan mo muna i-select ang isang object bago mo i-apply ang bawat modification nito. Simulan natin sa pick. Kapag nag-command ka, let's say move, kailangan mag-pick. Ito yung unang command sa selection. Pero bago yan, type muna natin sa keyboard yung pick add. Yan. Bakit? Ngayon, naka-default tayo sa 1. Gawin natin 0. Ngayon, naga-0 siya. Let's say move natin itong furniture. Pag kinilik mo yan, tapos kinilik mo yung sunod, nadideselect yung isa, at yung current sinilik mo lang masiselect. Ganun din siya kapag kinilik mo sa iba. Yun ang effect ng pick add na naka-default ka sa 0. Lagyan natin sa pick add 1. Move natin. Furniture ulit. Click. So, lahat ng kiniklik mo na-add siya kapag naka-default ka sa 1. Ito yung unang command ng selection. Ito yung unang gamit. Picking. Ngayon, sunod naman yung window. Let's say, command tayo ng move. Window, kapag kinilik mo dyan, then pakanan. Ibig sabihin, kung ano yung nasa loob ng window, yun lang may siselect. Check natin. Yan, napansin nyo. Escape ko. Move ulit tayo. Window. Kalahati lang nito, itong block na to. Hindi siya nasiselect kasi hindi siya buong nasa loob. Diba? Ngayon, gamitin naman natin yung window command na crossing. So, move. Kung kanina, pag kinlik mo dyan pa kanan, ngayon naman pa kaliwa. Click natin pa kaliwa. Ang pagkakaiba ng window sa crossing, lahat ng tamaan ng crossing, masaselect siya. Hindi tulad sa window, no, kung ano lang nasa loob ng window, yun lang masiselect. Subukan natin dito. Dito tayo. Window. Kita nyo, ang nasa-select lang, yung nasa loob. Gamitin natin yung crossing. Dito tayo magsimula, punta dyan. So, lahat ng tamaan, isa-select siya. Gamitin naman natin yung isa pa, fence, kung tawagin. Let's say, meron kasi na-select paikot, ganyan. Hindi mo na kailangan mag-pick ng isa-isa. Subukan natin mag- command na move, then type nyo na sa keyboard yung F, enter. Ibig sabihin nun, fence, or pwede nyo kumpletohin, fence. Click nyo dyan, F8 mo lang, or click nyo lang to para mag-auto on. Click mo lang dyan, lahat ng tamaan ng fence na yan, masiselect. Ayan, pwede na siyang i-move. Pwede siyang erase or kahit na anong gawin mo. Meron pang command dyan. Lasso naman. Yung lasso, pwedeng window type or crossing type. Let's say, nag-move ka. Click and drag nyo lang. Click and drag. So, lahat ng nasa loob ng lasso na window, ibig sabihin, pakanan yung selection mo, window yun. Kasi yung gilid nung selection mo is solid. Hindi siya parang hidden line. So kung napansin mo, yung nasa loob lang ang nag-highlight, ibig sabihin yun lang masiselect. Subukan natin yung lasso. Pa-crossing naman siya. Click. Huwag nyo mo nang ibibitawan. Click and drag lang siya. So lahat ng tatamaan yan, masi-select.
ba? So, meron siyang window at merong crossing. Yung lasso selection. Ngayon, let's say, na-select nyo to. Ito, select na to. Furniture na to. Ngayon, hindi mo sinasadya na nadamay yung isang text. Gusto mo siyang hindi makasama sa selection mo. Paano ba gagawin mo? Hindi mo kailang i-escape tapos mag-select ulit. So, waste of time yon. Ang gawin mo lang, habang nakaselect silang lahat, press nyo lang yung shift sa keyboard at click mo yung text or yung object na hindi mo kailangan. Ayun siya. Hindi na siya kasama sa selection mo. Ngayon, halimbawa naman, na-escape mo na hindi sinasadya. Tapos, medyo komplikado yung ginagawa mo. May mga lines, dimensions, roofs, may tiles pa. Hindi mo na kailang i-select ulit yun isa-isa. Click mo lang ulit yung move. Then, press mo sa keyboard yung P. P means previous. Enter. Lahat ng na-select mo, automatic yung sa-select siya kaagad na hindi madadama yung iba. Let's say naman, gumagawa ka dito ng line. Tapos meron kang line dito. Ngayon, itong line na to, gusto mo siyang i-erase or i-move. Na hindi mo na kailang i-select ulit siya. Let's say, move mo siya. Ang gagawin mo lang, type mo lang L or last. Enter, automatic, masaselect yung last command na ginawa mo. Yung last object na ginawa mo or last object na na-move mo. Ngayon naman, let's say, hindi mo na kailangan ang lahat ng lines dito sa drawings. Gusto mo lang itong itira dahil gusto mong gawing blocks. So, erase mo lang. Erase. Or, ito. Icon na to. Click mo lang yan. Then, sa keyboard, type mo lang all. Enter. Tapos, press shift sa keyboard. Then, click mo lang yung gusto mong itira. Table, let's say. Ayan. Different color na siya. Enter. Diba? Andun natin. Isa pa. Let's say, gusto mo lang select yung text. Ayaw mo mag-click. Bawat isa kiklik mo, medyo komplikado at matagal. Since pare-parehas naman ang layer niya, text height, font type, click mo lang yung isa. Right click. Then, select similar. Automatic mo siya-select siya. Pwede mo na siyang i-move. Or pwede mo na siyang erase. Pag pwede mong palitan yung colors. O kahit na anong gusto mo. Meron din sa dimension. Click mo lang dimension. Let's say wala pa siyang layer. Hindi mo pa nalagay sa tamang layer. Ayaw mo naman select sa isa-isa. Click mo lang ba ang isang dimension. Then right click. Select similar. Lahat na magkakapares ng dimension. Masi-select siya. At pwede mo siyang i-save sa gusto mong layer. Mayroon pang isang napakahalagang gamit na pagsiselect. Close ko to. Properties. Pwede nyo i-type sa keyboard nyo. Properties. Ayan. Lalabas yan. Close ko ulit. Pwede rin control, then 1. Lalabas yan. Let's say gusto mong i-select yung text. Gamit itong keyboard na to. Itong properties na to. Ang gawin lang natin, nakikita nyo itong small icon sa kanto na to. Maliit, quick select yan. Click nyo lang. Let's say gusto mong select yung layer pala. Then, text. Kasi ang layer ng text na to is
text-alm. Okay natin. Pansinin nyo, na-select yan ang wala kayong kiniklik dito sa drawings mo. Isa pa, itong pinakahuli at pinaka-powerful filter command. Sa keyboard nyo, type nyo lang filter. Enter. Dito, kahit gaano kadaming drawings, kahit gaano kalaki, ito ang mas magandang gamitin sa lahat ng selection. Let's say, click natin itong add selected object. Click natin yung dimension. Dito lahat ng properties ng dimension, makikita mo. Yan siya. Ngayon, i-select natin yung dimension. Tatanggalin natin yung, kung gusto mong puro dimension ng lahat, tanggalin natin yung color, delete. Dimension style, yan kailangan natin. Yung mga hindi kailangan sa properties, kailangan mo select. Let's say yung mga dimensions, iba-iba yung layer type. Tanggalin mo to para hindi lang layer 0 ang masiselect. Lahat ng dimensions, kahit iba-ibang layer. Delete. Then apply. Select. Lahat ng dimensions masiselect. Diba? So, ganun din sa iba. Ganun din sa ibang object. Clear list mo lang yan. Gusto mo naman, hindi ka magseselect ng object. Gusto mo yung nandito na default. Let's say, text. Text lang. Add to list. Then, apply. Click mo yan. So, lahat ng text masiselect siya. Yun lang. Yun ang iba't ibang klaseng paggamit ng selection sa AutoCAD. Sana may natutunan kayo. At huwag niyong kakalimutan mag-like, subscribe, at mag-share para sa kumpletong tutorial ng AutoCAD 2020.